Avel Bakudyo filed a defamation case against a TikToker named Maharlika. This TikToker allegedly posted non-stop defaming videos against Avel. At ang pinaka nakakaloka sa lahat ng videos ay ito. Avel Bakudyo, yung designer na scammer, yung dati kong BFF, kumakamkam sa pera ng bayan. At nakabili si Bakudyo ng worth 26 million na bahay. Bakit ko alam yan? Dahil ikaw mismo, Avel, ang nagkukwento at nagyayabang. Wala kang isang taon si Kuting nakabili ka na ng property. Na dating ikaw, ulit-ulitin ko, wala kang pambayad sa kuryente. How come na maka-afford itong a**hole na ito ng 26 million at another 70 million property? What makes this news more surprising is that Maharlika is Avel's former best friend. In-accept ko siya bilang kaibigan, inihisan din, pero sa isang iglap, nagbago talaga yung lahat. So parang nakakahiya rin sa mga taong nakapaligid sa akin. So I think this is about time na parang sasabihin ko rin sa inyo na talagang lahat ng sinasabi niya ay hindi totoo. Napag-desisyonan na ni Avel na tuluyan ng magsampan ng kaso dahil nadadamay na pati ang kanyang pamilya at ang first family. At ito ang pinakamalala sa lahat ng kanyang naranasan. So the Avel's image has been severely damaged. At times, there were threats against the safety of Avel. Dahil ipinagsisigawan ni Maharlika na sangkot sa korupsyon si Avel. Pero kagaya nga ng sinabi ni Avel, lahat daw ng sinasabi ni Maharlika ay walang katotohanan. That's why Avel's lawyer shot down these allegations by saying this. Yes, dati walang pambayan po si Avel ng kuryente. Yun ang nilalabas niya ngayon, pero that's my story before. Siyempre iba na ngayon. And it's very easy to prove that. Wala na miss na bill payments. We can go to na lang. Wala na miss na bill payments si Avel. Okay, that's all. Mabuti. May napili daw ng bahay worth 26 million. Nabili yung bahay ng installment. It was purchased using a loan. But this lawsuit did not scare Maharlika. Instead, she posted this video as a clapback. Hindi po ako binihisan ni Avel Bakudyo. Siya po ang nag-promote ng kanyang mga jacket. At binayaran ko yung buwakan. Ipapakita ko sa inyo ang ebidensya, mga kababayan. So huwag kang magsinungaling. Ayan po ang padala ko kay Avel Bakudyo. Delivered po yan. Okay? Avel Bakudyo. $271, 15,000. Magkakasunod po yan, 10,000, 5,000, 10,000, 40. Ayan po, 10,000. So hindi po totoo ang sinasabi niya na nakabenta daw ako ng apat lang. Sinasabi niya apat lang at sinasabi niya dinamitan niya ako. Siya po ang nagpapasuot sa akin ng damit niya, hindi ako humihingi ng pabor sa kanya. Ate, isuot mo to, ipromote mo. So sino kaya ang nagsasabi ng totoo at sino ang nagsisinungaling? Anong sa inyo? Follow poplife.ph because you can't miss out.